para matest natin yung mic ay yung linaw ng boses gamit yung ating car amplifier battery. Ayan, so ibig sabihin pwede natin gamitin yung setup na to sa ating mobile or car audio setup. What is up, YouTubers? Magandang araw, mga ka-DIY. Alex na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Hanggang sa video natin ito, i-share ko naman sa inyo yung tamang setup sa kung saan pwede natin gamitin sa ating campaign sound system. Okay, sa setup natin ito. So ito yung alam ko na pinakamaganda na hindi tayo gagamit ng generator sa kung saan kukonnect natin sa ating battery. Gamit ang car amplifier na may mixer. Sa kung saan na mixer natin ay battery powered. Okay, so pwede natin lagyan ng power bank para pagana natin. Siyempre, pwede natin gamitin ng microphone. So mas matipid dahil i-connect natin sa ating sasakyan. At bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe. And guys, pakiclick nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na video. Sa siyempre, pakilike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Okay guys, so ititest natin sa ating video speaker na ginawa. Ayan, so mayroon tayong 8 ohms. 4 na 8 ohms. Ayan, at dalawang tweeter na 8 ohms. Okay? So, ang tanong, compatible ba sa mga car stereo or I mean, car amplifier ang mga gantong speaker? So, ngayon matutunghayan natin. Ayan guys, panoorin nyo hanggang sa uli at magkakaroon tayo ng sound test. Ayan, at papakita ko rin sa inyo or ituturo ko sa inyo yung tamang connection ng ating car amplifier sa battery papunta naman sa ating mixer. Okay, so gagamit tayo ng Android para sa ating player. Ayan, so magpiplay tayo ng campaign na song. Ayan, so sana hindi tayo makopyright. So ang kagandaan pala nito, tahimik kumpara natin sa generator na kung sinasakay natin sa ating elf truck. Ayan, mga jeep, para mapagana natin yung 220 volts amplifier na kung usual ginagamit natin sa mga sound system. Ayan guys, so para sa akin, mas tahimik ito. Mas sulit, mas practical, at mas matipid. Okay guys, let's go! So ngayon, isa-isahin natin yung kailangan natin gamitin para sa ating mobile sound setup or sa ating car audio sound setup. Ayan, okay? So unang-unang meron tayo ditong amplifier. Okay? So meron tayong 5-channel amplifier. 100 watts by 4 plus 1300 watts by 1. Okay, model VX605 ang brand ay Planet Audio. Okay? Ayan. So dahil nga sasakyan, syempre may battery 'yan. So ito yung magsisilbing battery ng sasakyan. Ayan, so 12 volts 3SM. At kailangan natin syempre ng kable. Ayan. Usually 4 gauge yung pinakamainam na gagamitin natin. 4 gauge pure copper, improvised switch. Ayan, on-off switch lang para sa ating remote ng ating amplifier mamaya. Kung gagamitin natin sa campaign na ads or sounds, kailangan natin ng mixer na USB powered. Ayan, so ito yung gagamitin natin. Gagamitan natin lang ng power bank. So mainam nito, meron kayo nito. Okay, mga connector jack. Ayan, para sa ating amplifier papunta sa mixer. Okay, so ano pa ba? Kailangan natin ng player, syempre. So dito tayo mag-play ng music or jingle ng ating mga campaign sounds or music. Okay, kailangan natin syempre ng mic. May mga nag-a-announce na kandidato or announcer. Ayan, so isusuksok natin dito mamaya sa mic in ng ating mixer. Okay. Set of screws para paghigpit natin sa bolt ng ating amplifier. Ayan. So, yun lang. Yun ang pinaka-basic na kailangan natin. Okay? So, ang tabayanan nyo guys, magkakaroon tayo ng sound test. At ituturo ko sa inyo yung tamang connection. Pinaka-simpleng connection. Ayan. So, pag kahit din ako na kayo bigyan ng diagram, ay kaya na itong sundan. So, connect natin to muna. Ayan. Okay, yung positive natin nandito. Ayan. So, usually malaki yung bilog ng positive. So, ingatan natin magkabaliktad yung ating polarity. Ayan, so dahil pwedeng masira yung ating amplifier. So, yung negative, papansin nyo, medyo maliit. So, meron tayong 74 amperes na battery. Okay. 3SM ito.
So traditional battery ng mga sasakyan, kailangan lang natin na may fuse yung ating connector papunta sa ating amplifier. Ayan, para magamit natin mobile yung ating car stereo or car amplifier. Okay, so connect natin dito yung red. So ngayon sabay natin itong isang dulo ng switch sa positive. Yan, sigpitan natin. Okay. Tapos yung kabilang dulo naman ng ating switch. Yan, ay dito sa gitna. Ayan, remote. Okay, tapos naman itong itim na maliit. Ayan. Ito ay para lamang sa ating indicator. So, isasabihin na rin natin siya. Yan. Okay. Sigpitan natin. Ayan. Okay. Off natin yan. So, ngayon naman, connect natin sa battery. So, kung mapapansin nyo dito mga ka-DIY, mayroong fuse. So, napaka-importante nito para sa ating amplifier. Ayan. Malapit sa battery yung dapat. Ayan. Okay. So, tanggalin muna natin habang di na pa natin ginagamit yung fuse. So, meron tayong 80 amperes na fuse. Ayan. Okay. So, itong fuse holder na to, ayan, nabibili sa, may nabibili sa Shopee, Lazada. So, ito ay sinuksok lang natin, kabilang dulo, yung kable na to. So, ngayon connect natin. So, positive pula. Okay, may mga indicator yan dito sa gilid. Ayan, so para di tayo magkamali. Maka-imbose. So, huwag muna natin lagay ito. Pagpa natin. Yan. Tapos, sunod natin yung speakers. So, dahil ito ay 5-channel, magbibridge tayo sa 4-channel niya. Okay? So, may indicator to. Dito yung bridge mode niya sa baba. Ayan. Okay, so dahil naka-bridge tayo, nagkakaroon tayo ng 200 watts RMS per channel, okay? Yan, so pagdating nyo, pansin nyo mayroong pang-limang channel o yung 300 watts by 1 niya. So dito pwede natin lagi na subwoofer or isa pang speaker. So ngayon naman, input connection naman tayo. Ayan, dahil nga 5 channel, so meron siyang input. Channel 1, 2, 3, 4, at yung subwoofer 5. Ayan. Okay? So yan, kailangan natin masupply ng input signal. Dito na natin kailangan yung Y connector. Ayan. Ayan. Okay, so ito, marami nagtatanong sa part na to. Maraming nalilito. So, tatanggalin ko ulit para mas malinaw. So, sa 5-channel amplifier, kailangan natin ng Y connector. Ayan. Okay. So, female to dual male RCA jack. Ayan. Female yung dulo to male RCA jack. Ito yung sinasabing Y connector. Okay. So, napaka-importante yung gantong kable. Okay, so kailangan natin apat. 3, 4. Okay, apat na piraso.
at isang RC jack, male to male naman. Okay. Para naman kukonek natin dito sa ating mixer. At ito pa pala yung kailangan nating kable. So nakita, kalimutan ko pakita kanina. RCA to 3.5mm para sa ating cellphone, laptop, or Bluetooth receiver. Ayan. Unahin natin yung baba sa pula para makita nyo. Okay, red. Red. Okay. So nasaksakan na natin ngayon. Saksak ulit natin sa puti naman. Ayan, so parallel connection lang yan para sa puti. 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 Okay. So next natin gagawin, itong huli, kukunik lang natin sa dulo nito. Ayan. Okay. Tapos connect ulit natin sa puti. Ayan, dahil nakalera sa puti lang tayo kukunik. So hindi tayo pwede mag-cross. Okay. So ito yung lahat ng puti or white RC female. So ngayon naman, connect natin tong sa pula naman. Ayan, pula. At connect natin sa Y sa baba, Y connector, red. Ayan. So suma total, nag-parallel lang tayo sa red at parallel naman sa white. Okay, so hindi siya pwede mag-mix. So ngayon, ito yung magsisilbing left natin, yung puti. At ito naman yung right natin sa baba. Okay, red. Left. Okay. So ito ngayon, kukonect natin sa ayan, output. Okay. Red. White. Okay. At ang natitira nating kable ay kukonect natin sa input ng ating mixer. Ayan. Right. Left. Okay. So ito ngayon, kukonect natin sa player natin or any laptop, Android phone, tablet, ayan, or pwede rin natin lagyan ng Bluetooth receiver para yung player natin hawak-hawak natin sa pag-play natin ng music. Saksak natin dito, ayan. Okay, at ang microphone naman natin, sasaksak lang natin dito. So kung wari meron tayong mga announcement, pwede gusto tayo sabihin. So, dito lang natin kukonek. Okay. So, mamaya na yan. Okay. At ang power supply ng ating mixer ay power bank lang. So, typical na power bank na ginagamit tayo sa cellphone. Saksak natin. Yun, may ilaw na. Okay. So, gumagana na. So, ano pa ba? Okay. So, kompleto na tayo para mag-test. Okay, mga ka-DIY, ganun lang kasimple yung ating connection. Simpleng-simple, madaling sundan. Ayan, pwedeng pang beginner. Okay, so test naman natin yung ating microphone. Kung okay ba siya. Gamit natin yung Crown M808. Ayan. Hello, hello, sound, sound, check. Check, check, check. Hello, sound check, hello. Hello, sound check, check. 1, 2, 3. Ayan, to so swabing swabe. Magandang tunog, malinis din naman gamit yung ating car amplifier. Okay, walang issue, malinaw. Pwedeng pwede sa ating campaign na mobile sound system. So mag-play tayo ng music. Walang kakupas-kupas, Freddy Aguilar. Original song. Ayan, so sana hindi tayo makapirain. Okay. Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo. Pinakasunod na music. Okay, let's go. Philippine Sea.
patalastas lang yun, ha? Mabigat ang problema ng susunod na pangulo, kaya piliin nyo, dapat ay may talino. Kasayaan siyang mundo, Inang Bayan. Okay, sound check lang yun, mga ka-DIY, ha? Para matest natin yung mic. Ayong linaw ng boses, gamit yung ating car amplifier battery. Ayan, so ibig sabihin, pwede-pwede natin gamitin yung setup na to sa ating mobile or car audio setup. Okay, gamit yung ating 8 ohms sa mga speakers. Ayan, so partner na natin itong car audio system. Alright. So, wala tayo ng ibang So, wala tayo natin itong jazz. Sana ito yung mga You know. Why don't you come to your sins? You become rain fences. Music sample natin ng jazz. Kaya para sa ating audio test naman. You get your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds? Why should we? Your best bet. Well, it seems to me some things have been ready.
Okay guys, at dito na nagtatapos ang ating video. Maraming maraming salamat sa mga nanood hanggang soli. At bago tayo tuloy magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe. Ayun guys, pakiclick nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na video. At syempre, pakilike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Ayun guys, at siya nga pala, pakilike and follow na rin yung FB page natin, BL Custom PH. Ayan guys, so dyan ko ina-upload yung mga short videos natin. Ayan, sa para sa mga hindi makapanood ng YouTube at kulang sa data or load. Okay, so napakinggan natin yung sounds natin. Malinis ang tunog, malinis ang microphone. Pwedeng-pwede natin gamitin yan, lalong-lalo na kung brown out, walang kuryente. So pwede natin gamitin sa mga kabukiran, kabundukan, kagubatan, beach, outing. Ayan, basta meron kayong battery na fully charged. Ayan guys, the more na mas mahina yung ating music, ay mas matipid tayo syempre sa battery. Ayan, so dumidepende yan sa ampirahe ng ating battery. The more na mas mataas ang ampirahe, mas matagal maubos ang ating battery. Ayan guys, so ginagamit na rin ito, ginagawa na rin ito sa mga bukid na kung saan walang kuryente. Kung sa compatibility naman ang pag-uusapan, walang problema. Compatible sa ating mga 8 ohms size speakers na ginagamit natin sa ating mga sound setup. Okay guys, at muli, ito ang inyong lingkod, Alex, na nagpapaalala. If you're not perfect, do it yourself. Meanwhile, so kung sa compatibility, compatibility. What the fuck?